May bala ka bang umuwi ng Pilipinas? May dalawang bagay ka na dapat malaman. Dalawang dokumento na dapat mong malaman na ihanda bago ka umuwi. Mga dokumento na dapat ihanda bago umuwi ng Pilipinas at pagbalik sa bansang pinanggalingan. Gaya ng vaccinated certificate at one health pass. Vaccinated certificate, kailangan ito sa check-in kung pauwi ka ng Pilipinas. One health pass, kailangan din ito sa check-in kung pauwi ka ng Pilipinas. 48 hours ang visa nito ng one health pass. So, bago ka pa mag-isang araw, dapat nakapag-registro ka na bago pa man ang takdang flight mo. Tara, papakita ko sa iyo kung paano mag-register sa one health pass. Samahan niyo ako. So, punta lang po tayo sa Google Chrome. I-type lang po natin yung One Health Pass. Tapos, pinutuin po natin yung One Health Pass. Yung may red square. And then, dadalhin po tayo dito. So, lagyan po natin ng check yung box. Gaya nyan. Tapos, okay. Tapos, 1, register. Tapos, okay mo lang. And then, done and close. So, ang lalagyan ay ilagay mo yung petsa ng iyong flight. Tapos, yung sa pangalawa, kung anong petsa yung dating mo sa Pilipinas. So, 27 yung alis mo. So, 28 yung dating mo. So, select port. Entry, PUA Philippines. So, airport, Paliparan. Next. So, saang terminal ka darating? Terminal 3. Aircraft passenger. Classification, OFW. Category occupation, land base. Have you ever been vaccinated for COVID? So, yes. Vaccinated card, national vaccine. So, where you do get the vaccine? Which country you take vaccine? So, dito, alam nyo na kung paano mag-fill up dito. Yung ano lang to, simpleng fill upan. Mga personal profile. So, wag na natin itong patagalin. So, ipo-forward na natin to para mas mabilis. So, ilagay natin dito yung first dose date kung kailan po kayo na vaccine. Tingnan nyo lang po doon sa vaccine certificate nyo. Saka kung anong name ng inyong vaccine. So, second dose, yes. Lagay nyo lang yung date kung kailan kayo na vaccine ng second dose. Saka yung name ng pangalan ng vaccine. Then sa booster dose, yes. Kung meron na. Kung wala naman, okay lang. Pwede nyo po silang ilampasan. So, saan kayo na-vaccine? Kung saan kayong bansa? Ilagay nyo yan. So, okay na. So, ito. Mag-jump lang tayo dyan. Exposure history. Lahat na lang yan, no? Clinical information, no? Tapos lagyan natin ng check itong box na to.
Tapos ilagay po natin yung CAPTCHA security. Then submit. And then ito na po yung ating One Health Pass certificate. So ano po yung gagawin natin dito? So kailangan po natin itong i-screenshot para doon po tayo sa daanan ng express lane para hindi po tayo maabala. Doon po tayo sa express lane para diretso po ito. Kailangan po natin itong i-screenshot para doon po ito ipapakita sa immigration para po ito i-scan na lang nila, tapos wala ka ng hassle. Didiretso ka na po doon sa immigration, magtatak ng passport, tapos you can go direct. So ito lang po kabayan, sana makatulong ito sa inyo. So importante po ito, i-screenshot nyo po yan kung wala kayong dalang print. So i-screenshot nyo lang po, tapos papakita nyo yan po. Yan po, importante. Bye bye. So, punta lang tayo sa online services. Online services, DMW. Dot. Type nyo lang po yan sa website. .gov.ph. Dadalhin po tayo doon sa website ng PUA. Sundan nyo lang po yan. Pag cellphone man kayo, dapat i-desktop mode nyo. Pwede po sa cellphone gawin to. So, let's go. May luma man kayong account, tatatandaan nyo man yung account nyo, kailangan po talaga nating mag-register. Hindi na po kailangan yung kung same employer kayo, same country, hindi na po natin need na magbayad sa pag-ibig. Kasi sabi nila, mandatory. Hindi na totoo, hindi totoo yung pagbalik magagawa. Gaya ng same na kontrata. Accept. Tapos pila po tayo dito sa punuin lang natin to. Kailangan natin mag-register dito kahit by account kayong luma. Kasi bago na po itong ano ng PUA. Kailangan pa rin natin mag-register. Kasi pag kahit ilagay nyo doon, nasubukan ko na. Ilagay nyo doon yung lumang OEC number. Sasabihin pa rin nila not much pa rin yung ano nila. Hindi talaga siya magkano. Kailangan talaga mag-register. Ilang ulit na rin akong sinubukan ko yun. Hindi talaga pwede. Kailangan talaga mag-register. Yung mga ano lang to, mga exempted OEC, yung mga same employer, same kontrata, register. So, okay na to. Okay na, yes lang tayo. Press mo lang yung yes. Just wait. Yan, okay na. So, ibig sabihin, pag nag-success na po yun, pwede na tayo pumunta doon sa Gmail natin. I-open natin yung account para makita natin yung temporary password na binibigay sa atin. Kaya dapat yung Gmail na nilagay nyo doon, active. So, punta tayo doon sa Gmail. I-open natin. Ang makikita nyo ay ganito. Yung temporary password na yan. KO3665K8. Yan po yung lalagay yung temporary password doon. Ngayon, ilalagin mo yung Gmail na nilagay mo doon kanina nung nag-register ka po. Maliwanag ba ka yan? Okay, next. Next tayo. Ngayon, ilalagay natin yung password na temporary na binigay galing doon sa Gmail account natin. Gaya niyan, temporary password niyan. Yan po ang ilalagay na temporary password. Login. So ngayon,
papalitan na natin yung totoong password natin. Yung lagay nyo dyan yung password na hindi nyo makalimutan. Papalitan nyo na yung temporary password na binigay niya. Bali, ang gagawin yung password yung sa'yo na. Tatandaan nyo po yung paglagay nyo ng password kasi yun na po yung gagamitin natin, hindi na yung temporary. Change password tayo dito. Change password. So ngayon, okay na. May profile na po tayo. So okay na. So kung mag-ano tayo dito sa mga dashboard natin, ayusin natin yung mga kailangan nilang requirements, yung mga passport, saka yung kailangan mag-upload ng mga profile, saka mag-add ng mga beneficiary. After nun, pwede na tayo pumunta doon sa Malum. Balik magagawa para makakuha ng OEC. Requirements po ito, pag hindi kayo naglagay dito sa dashboard, hindi po tayo makadiretso doon sa OEC exempted. So, pinapan nyo lang yung ganito. Dali lang, konti lang yung ano. So, after natin ma-success ito, pagpumunta tayo doon sa balik magagawa, hindi pa tayo makakakuha ng OEC, hindi pa yung lalabas. Kaya kailangan mag-wait kayo ng 2 hours to 6 hours. Tapos ilagin nyo ulit yung Gmail, na ginawa nyo sa yung password, na big change password nyo. Yun pa yung ilalagin nyo ulit. Saka lang lalabas po yung OEC na ano natin. Hindi na po required yung pag-ibig dito sa mga OEC accepted. Same employer, same country, same kontrata. Hindi na po natin kailangan magbayad doon sa pag-ibig. Hindi totoo yung sinasabi nila na mandatory yung pag-ibig. Pag-exempted, hindi na natin kailangan. Mag-add lang tayo dito sa add identification. Kahit ano po yung i-upload nyo dyan. Pero mas maganda kung passport. Kahit anong identification yung available nyo kung wala kayong ano pa. After that, mag-add kayo ng may beneficiary. Doon sa beneficiary. Pero okay lang, hindi kayo maglagay ng beneficiary. Importante yung identification doon. Pero mas maganda para tuloy-tuloy. Ilagyan nyo na rin sa add beneficiary. So okay na, mag-upload lang tayo dito ng profile picture. Saka mag-upload tayo ng passport. Yan yung requirements niya. Para makadiretso tayo doon sa palikong magagawa. Pagkuha ng OEC. Lagay lang tayo dito. Upload. Okay na. So ngayon kailangan natin mag-upload ng passport. Upload tayo ng passport. Kailangan required dito ay 1 MB to 4 MB lang yung kailangan natin i-upload dito. Dahil kung mas malaki, too large yung picture, hindi po papasok dyan sa uploader. Kaya kailangan po natin i-convert. Punta lang kayo sa website nito, easyresize.com. Tapos i-drag nyo lang po yung picture. Pwede ito sa cellphone, basta naka-desktop mode kayo. I-desktop mode nyo lang. Ang required dito ay 1 MB to 4 MB. Pwede nyo siya ma-upload doon. Kasi pag galing sa picture image, masyado siya malaki, hindi siya ma-upload. So kailangan nyo i-resize yung image na i-upload nyo doon na passport. Hindi ko yung makaka-upload doon pag malaki po yung size ng file ng image ng passport, kaya kailangan natin i-convert. Punta lang kayo sa easyresize.com. Wala lang bayad dyan, i-download nyo lang. I-drag nyo lang dyan yung picture. Napaka-saglit, napakadali, saglit lang. Tapos i-download nyo siya. So 4 MB yung size niya, na-resize na siya.
na natin para ma-identify. 5. So, i-upload na natin. Okay na. Yan. Kasi dati nag-upload ako, hindi siya ma-upload eh, kaya kailangan talaga i-resize. Ayan. Number 5. Upload. Okay na siya. So, punta na tayo sa balik manggagawa. Nasa bandang right side. Balik manggagawa. Punta tayo sa balik manggagawa. Ayan, hindi na po require na ganyan kahit mayroon pang X yung pag-ibig na yan, data not available. Okay na yan, in-next ko lang po natin yan. Basta mayroon tayong passport, data is available, beneficiary list is available, pwede natin in-next. Kahit hayaan mo na yung pag-ibig na yan na wala. So, katapos nyan, kailangan mag-wait ng 2 to 6 hours bago nyo ilagin ulit para mag-continue kayo dito sa OEC exempted. Pag na-wait nyo na yung 2 hours, 2 to 6 hours, pwede na kayo mag-login ulit. Tapos, pag nakapunta kayo doon sa balik manggagawa, tapos ito na yung mga ano nyo. Tapos ilalagay nyo lang dito yung your flight date. Date na yung flight. Ito, ganito na, ito na. So, okay na siya. Ipiprint out ko na siya. Mga may mga konti na lang itong question. Itong sa baba na to, puro na lang yes yan. Yes, 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 yun na lang yan. Ayaw ako sa akin, ano lang eh. 1 hour lang yung hinintay ko eh. Try ko ulit mag-login. Nandiyan na siya. Basta hindi na yung require yung pag-ibig. Pag nag-pop up siya, pag nag-fill up kayo, i-close nyo lang po yung pag-ibig. Dati kasi sabi nila, nung nanonood ako sa YouTube, sabi nila, mandatory na daw yung pag-ibig. Pero kung exempted ka, always exempted ka, same employer, same country, same contract, hindi na natin kailangan yun. So, ito na lang. Konting pipila pa natin. Kung same employer ka ba. Employer, same address. So, Oman ako, city, Muscat, contract start, kung kayo na nag-start yung panibagong kontrata nyo. Date. May 7, 2021. Okay. So, contract duration. So, 2 years yung kontrata ko, kaya 24 months yung nilagay ko. Yung salary ko, hindi ko na siya binago. Ito yung dati kong nilagay dyan. Hindi ko na binago kasi baka mamaya magka-problema pa. So, hindi ko na siya binago yung ano ko, kahit tumaas na, kasi naka 2 years na ako, tumataas every year ng kahit konti. Hindi ko na siya nilagay para hindi na siya magka-problema. So, ito na. Nandito na yung application. Pwede mo na siya i-print. Print OAC. So, ito na. Okay na siya. Ito pala, kung sa cellphone nyo pala ito ginagawa kasi wala kayong printer, pwede nyo po i-download dyan sa katabi ng printer, nasa right side, yung download. Kung halimbawa magpapaprint kayo sa labas, yun po, i-download nyo na lang. Sa kanya ipaprint sa labas. So, ganito na yung kakalabasan ng certificate natin bago. Yan na po yun. Salamat!